Ang biodiversity ay sari buhay sa wikang Filipino. Ito ay ang pagkakaiba-iba at pagkakaugnay ng lahat ng may buhay. Tulad ng halaman, hayop at microorganisms, mayaman ang ating bansa sa biodiversity o sari buhay. Ngunit mataas ang panganib ng pagkasira nito. Isa ang bansa sa lumagda sa Convention on Biological Diversity o CBD. Kinikilala ng CBD ang kahalagahan ng sari buhay. Alinsunod sa misyon ng CBD, ang DOST Picard ay bumuo ng Biodiversity Science and Technology Program. Ang programa ay naglalayong pangalagaan ang sari buhay at linangin at paunlarin ang mga produktong mula rito. Tridacna gigas, Hypopus hypopus, Tridacna derasa. Yan ang ilan lamang sa mga species ng taklobo o giant clams na matatagpuan sa ating bansa. Ngunit ang mga yamang dagat na ito ay nanganganib na tuluyang mawala dahil sa labis na pag-ani sa kanila. Kaya naman, sinuportahan ng DOST Picard ang proyektong Assessing the Status of Giant Clams and Advancing Culture Techniques. Ano nga ba ang estado ng mga taklobo sa Pilipinas? Alamin natin iyan dito sa Sari Buhay. Ang mga taklobo o giant clams ay yamang dagat na tinaguriang pangalawa sa pinakamabigat na invertebrate sa mundo, sunod sa giant squid. Mayroon silang shell na lagpas 1 metro ang haba at may bigat na umaabot sa 500 kilo o halos kasimbigat ng 1 kalabaw. Kaya naman pala giant clams ang tawag sa kanila. Kaya rin nilang mabuhay ng 100 taon. Mayroon lamang 12 species ng taklobo sa buong mundo. At maswerte ang Pilipinas dahil 8 sa mga ito ay matatagpuan sa bansa. Ang mga taklobo ay mahahalagang yamang dagat dahil sa marami nilang pakinabang sa marine ecosystem. Sila ang bumubuo ng bahura o coral reefs na nagsisilbing tahanan ng sari-saring isda. Pinagkukunan sila ng pagkain ng iba pang hayop sa dagat, nagsasala ng dumi sa tubig, at marami pang iba. Paano nga ba nagsimula ang pag-aaral para sa mga taklobo sa Pilipinas? Noong 1980s, naobserbahan na halos malipol na ang mga taklobo sa bansa. Upang mailigtas sila noong panahong yon, pinasimula ng yumaong pambansang siyentipiko at tagapagtatag ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI, si Dr. Edgardo D. Gomez, ang pagtatayo ng giant clam hatchery sa Bulinaw, Pangasinan. Ito ay humantong sa paglikha ng giant clam restocking program ng Pilipinas noong unang bahagi ng 1990s. Makalipas ang ilang dekada, kumusta na nga ba ang mga taklobo natin? Ayon kay Dr. Patrick Abaitan, isang coral reef ecologist at profesor sa UPMSI, sa kasalukuyan, ipinagbabawal ang pagbebenta at pagmamay-ari ng mga taklobo sa bansa. Gayunpaman, nakatulong ang Giant Clam Restocking Program upang magkaroon ng kabuhayan ang ating mga mangingisda sa pamamagitan ng ecotourism. Bukod dito, tumaas ang bilang at uri ng mga isda sa mga restocking sites na nakadagdag sa huli ng mga mangingisda. Sinuportahan ng DOST Picard ang inisyatibong sinimulan ni Dr. Gomez at binuo ang Giant Clam Program. Nagsagawa ang programa ng survey sa mga taklobo at bahura sa iba't ibang project site sa bansa. Nagsagawa din ng mga talakayan at pagsasanay ukol sa kahalagahan ng mga taklobo at mga benepisyong makakamit sa pangangalaga nito. Ilan sa mga dumalo sa mga gawaing ito ay mga mangingisda at mga kinatawan ng mga paaralan, lokal na pamahalaan, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BIFAR. Isa sa mga datos na nakalap ay ang pagdiskubre ng genes na mahalaga para sa paglaki ng mga taklobo. Upang lalong maunawaan kung paano mabubuhay ang mga taklobo na kinulture o wala sa kanilang natural na tahanan, nagsagawa ng ex situ spawning at next generation sequencing techniques.
sa pamamagitan ng DOSTP Card Giant Clam Program na kumpirma sa ilang lugar sa Pilipinas na ang parehong wild at restock na taklobo ay may kakayahang magparami sa natural na pamamaraan. Naobserbahan din ang pagdami ng mga nanganganib na Tridacna gigas sa Bohol, Guian, Camiguin, Samal, Hundred Islands, Bolinao at pati ang in-situ spawning o pangingitlog ng mga ito sa Samal. Umaasa ang programa na sa pamamagitan ng natural spawning, ang bumababang populasyon ng taklobo ay makakabawi mula sa labis na pagsasamantala at banta sa kalikasan tulad ng giant clam bleaching. Napansin din ang mataas na bilang ng iba't ibang uri ng taklobo sa mga marine protected areas tulad ng Calaguas at Apo Reef kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, natagpuan ang mga bagong nailigtas na species ng Tridacna noe sa mga nasabing lugar pati sa Palawan, Samal Island at Tawi-Tawi. Ang ganitong pananaliksik ay magbibigay ng kaalaman kung paano mas mapoprotektahan ang mga taklobo sa iligal na pag-aani. Ang paggamit ng mga genetic resources ng taklobo ay makakatulong din upang maintindihan kung paano nabubuhay ang mga ito sa kabila ng mga hindi maiiwasang pagbabago sa kanilang kapaligiran. Mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyon at lokal na pamayanan upang magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa kinakaharap ng mga taklobo sa bansa. Hindi lamang nagpapabuti sa kalagayan ng mga bahura ang patuloy na pagkonserba ng mga taklobo. Nagbibigay din sila ng maraming benepisyo sa mga lokal na komunidad. Sabi nga ni Dr. Kabaitan, ang mga taklobo ay nagsisilbing pagkain at tahanan ng iba't ibang marine organisms. Kaya naman, ang pagbaba ng populasyon ng mga ito ay posibleng makaapekto sa iba pang mga yamang dagat. Nais ng programa ng UPMSI na mabuhay ng ligtas ang mga taklobo at madagdagan ang kanilang populasyon sa karagatan. Mahalaga ang regular na pagsubaybay at pagkonserba sa kanila upang maging maganda ang hinaharap ng mga taklobo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay tinaguri ang Center of the Center of Marine Shore Fish Diversity. Ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang pag-aaral ng saribuhay ng iba pang yamang dagat sa bansa. Ang pag-aaral ng saribuhay, partikular na sa kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon at nagkakaiba-iba sa bawat lugar, gayon na rin ang pagsasaliksik sa mga bagay na nakakaapekto sa mga pagbabagong ito ay makapagbibigay sa atin ng impormasyon kung paano mas mapapanatili ang saribuhay sa karagatan. Ang Giant Clam Program ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng UP Marine Science Institute sa Davao del Norte State College at Western Philippines University. Nakikiisa at sumusuporta ang aming ahensya sa pagkonserba ng ating mga taklobo sa pamamagitan ng Biodiversity SNT Program na nakatuon sa paggamit ng agham at teknolohiya para sa pagkonserba at likas-kayang paggamit ng saribuhay. Hanggang sa susunod na episode, magkita-kita tayong muli dito sa Saribuhay. Saribuhay, saribuhay, saribuhay.